Gimbal, our little hometown. Ganda. Dati mga kasi mga kalas, ito yung tulay talaga dati na dinadaanan. So dito tayo mga kalas sa harap ng pinakalumang o isa sa pinakalumang simbahan dito sa Iloilo, no? Yung Miagao Church. Nakadaan din tayo dito. Welcome to Antique, Binirayan Country. Yahoo! Welcome home! Yun, nandito na nga. So good morning, Iloilo. Good morning mga kalas. So how are you today? How are you to find out? So dito na tayo ngayon mga sa mga kalas sa Iloilo. This is our third day sa biyahe natin papuntang Sibalom, Antique, sa ating bahay talaga dito sa Visayas, no. So dito tayo mga kalas sa Iloilo natulog kasi nga gabi na tayo no nakarating dito sa Dumangas, Iloilo. And siyempre, pinakita natin sa last video natin yung sinusundan ng video na to kung saan tayo nag-end. So dito tayo nag-end mga kalas, dito sa sentro ng Iloilo talaga, no? Dito yung kanilang Robinson's Place, Iloilo. Iikot muna kayo dito, iikot muna kayo dito mga kalas, no? Because this is my first time din kasi na nakapunta dito sa Iloilo na umaga, na makita mo talaga yung view dito. Maganda rin pala yung Iloilo, parang nasa Cagayan lang din, no? Tsaka yung sa Davao. So ang gagawin natin mga kalas, uuwi na tayo sa Antique. So siyempre, i-sum up natin mga kalas ang biyahe natin, no? Because this is our third day. Siyempre umalis tayo doon Wednesday ng umaga sa Balinsa City, Bukidnon. Tapos nagbiyahe tayo papuntang Lanao, patawid sa Mukas, no? Pagdating sa patawid sa Mukas papuntang Usamis. Pagdating sa Usamis, nagbiyahe tayo papuntang Dipulog. Yung nagkandawala-wala tayo kaya ang tagal natin dumating, nasa Dapitan naman pala tara sana lang tayo pupunta, no? From Dapitan, nagsakay tayo ng bus papuntang Dumaguete. Tapos from Dumaguete, nagbiyahe tayo papuntang Bacolod. So from Bacolod to Iloilo. And we are here right now. Di ba? Wow, ganda pala dito. Dito tayo sa Iloilo. So yan yung mga kalas. And this is the last part and the third part of our video. Yung title ng video na to mga kalas is Iloilo Antique Road. Yung original talaga ng kasada. Let's find out kung musta na ba yung mga kasada dun sa bundok talaga papunta sa Antique, no? Kasi grabe, ano kasi yun eh, sira-sira na yung mga kasada dun. So let's find out mga kalas, no, kung musta na ba yun. Stay tuned mga kalas, no? Kasi kung maghilig kayo magala-gala, yung daan natin na to mga kalas from Iloilo to Antique, kung hilig kayo gumala na kung gusto nyo pumunta ng Boracay, ito yung sundan nyo na video. The best video na maaari nyo sundan, no? Kasi mamaya ipakita ko sa inyo kung saan kayo liliko kung sakaling dumating na kayo sa Antique papuntang Boracay. Okay ba yon? Okay, no? Okay pa sa alright. So ngayon iset, mag-set na tayo ng GPS mga kalas, no? Papunta rin sa Antique. Pero hindi naman talaga sa Antique. Oh, hanggang Uton. Yun kasi talaga yung daanan natin papuntang Antique mga kalas. Yung landmark kumbaga. Kung gusto mo pumunta ng Antique, saka dito ko sa Iloilo na hindi mo suwito, hanapin mo yung daan papuntang Uton, Iloilo. Input natin dito, Uton, Iloilo. Yan, Uton Town Plaza. Kasi doon sa gilid ng gym nila, covered court yung pasada papuntang Antique. Ito na, nasa 12 kilometers mula rito.
Iliko ba tayo dito? So yan mga kalars, nagkanda, wala-wala na. Talagang gamit na gamit sa atin mga kalars yung Google Map. Especially hindi natin suito ang particular na lugar, no? Pwede naman siguro dumaan dito kasi may lupuan. Ang hirap kasi dito sa Iloilo mga kalars, experience na pati one way. Hindi siya nagano yung Google Map kasi hindi niya kinikilala yung one way. So kung saan tayo makakita ng may lumiko, doon tayo liliko. Huwag natin talaga i-follow yung ano. Importante, madala niya tayo doon sa destinasyon na kung saan gusto nating pumunta. So, dito rin tayo liliko. Dito rin sila lumiko eh. Pero dito rin nga yung liko ng ano, Google Map. So yan mga kalars, no? Makikita niyo talaga dito. Laki talaga ng Iloilo din. Tsaka ang laki ng ano mga kalas eh, yung coverage ng Iloilo. Yung sakop talaga ng Iloilo, malaki. Doon daw tayo liliko sa unahan pa. So natulog tayo dito kagabi sa isang budget meal lang. Oh, budget meal. Budget inn. No? Importante may matulugan na. Tatulog na nga rin tayo sa bars lang na nakaupo. Yun pa kayang pwede tayo makahiga, di ba? Importante mura lang. Let's go mga kalas! Woohoo! Yun ah, papunta tayo ng Uton. Okay. To be honest with you mga kalas, kung walang GPS, hindi ko talaga to alam kung saan ako lulusot, saan ako liliko. No? Buti na nga lang, mayroon tayong Google Map. I'm excited na makarating na dun sa amin. Pambihira talaga. Dito tayo liliko sa kanan. Paglasa na tayo dun sa shield. Pero mamaya na lang maghanap tayo ng mga yung tinakbo natin mga kalas mula dun sa Valencia City, no? Nasa ano lang 754 kilometers yung tinakbo natin. Nakita ko sa inyo yung mga sakop pa ng Iloilo mga kalas, ng mga municipality. Sobrang laki kasi ito ng Iloilo eh. Madadaanan natin mamaya. Meron palang flyover dito, no? Yan, mga landmark dito sa Iloilo. Progressive kasi talaga ito yung syudad ng Iloilo mga kalas, parang Davao din, no? Pero mas malaki talaga yung Davao. Tsaka yung ano niya, sakop niya malaki din. Pero di hamak na mas malaki talaga yung Davao. Okay. So makakadaan tayo dito sa flyover ng ano, Iloilo. For the first time na nakamotor. Dati kasi pupunta kami dito sa Iloilo mga kalas nung panahon nung ano, na sa construction pa kong trabaho. Truck naman yung sinasakyan namin nun eh. Tsaka sa pier lang kami pumupunta. Wala na. Tsaka nung sa yung wala pa akong motor na umuwi ako sa Visayas, na nagbabarko ako, nagko-commute naman ako sa mga jeep. So hindi ko talaga kabisado yung lugar na to. Iloilo Community College. Ah, ito pala yung Community College ng Iloilo. Musta naman. Yung kasada na to mga kalas, straight to Antique na talaga to. No, kahit maraming kurbada, basta dito ka lang talaga dadaan sa mga big highway, doon ka talaga didiretso. Palabas na tayo doon sa sentro ng Iloilo. Ito na talaga yung kasada going to Bilya, no? Mulo, Uton, Tigbawan. Anong sunod sa Tigbawan? Gimbal ba? Tapos Miagaw. Dito tayo sa Bilya Arivalo.
di ba? Ang ganda ng plaza na dito mga kalars, oh. Wow. So yan nga, nag o 40 kilometers. Paggas muna tayo mga kalars sa Shell. Ang mahal ng gasolina dito, tag 65. My God. Shell, baka naman. So dito na tayo sa Arevalo. May speed limit nga siguro dito kasi mabagal na mga takbo ng mga sasakyan. Tingnan natin kung yung overtake. Ayun, wala naman pala eh. Tayo lang pala yung mabagal. Nakabuntot tayo sa mabagal yung takbo eh. Baka napapractice pa yun. Lawak rin pala ng kasada dito mga kalars. Kaya hinintay ko talaga mga kalars na umaga talaga magbiyahe para makita talaga ninyo kung gaano ganda yung mga madadaanan natin dito. Yung mga landmark, may simbahan na sobrang luma na panahon pa ng Kastila yon, mga coastal road. Kaya stay tuned kayo mga kalars, ma-excite talaga kayo tsaka ma-enjoy talaga ninyo ang daan natin, no? Papuntang Antique. So dito na tayo mga kalars, yan, no? Plaza ng Uton yan. Uton, Iloilo. Mga tandaan ko pa talaga ito yung lugar na ito eh. Yan. Mula rito, Tigbawan, 11 kilometers lang. Malapit lang. Okay. So yan mga kalas, dito na tayo sa Uton. Diyan tayo liliko sa kaliwa, pero mag-ano muna tayo dito. I-off sa muna natin yung ano natin. So, didiretso na tayo mga kalas sa Antique. Uton Public Market. Malaki rin talaga yung Uton, you know? Wow. Ang daming mga ano dito mga kalas, mga resort dito sa Iloilo. Ay, singgan na ni Kayabi mo. Udamo resort riya yan mga kalas, dagat yan kasi sa tabi. Kaya maraming yung resort dito. Sabi mo nga sa inyo, pag uwing tayo ng Antique, ang daming coastal road madadaanan natin kapag part pa ng Iloilo. So, papasok mo tayo dito mga kalas sa Municipality of Tigbawan, Iloilo. Woohoo! Welcome to Tigbawan, Iloilo. Yeah! Shout out kay Vivian dito, no? Ang laki kasi ng ano mga kalas? Memories ko dito, ang daming memories ko dito sa ano na yan kasi alam mo na pag nagsimula na tayo dati magano, tingnan natin kung anong pinagbago sa Tigbawan nun. Tagal na natin hindi talaga ito nakita ng ano, maliwanag kasi nung 2021 gabi tayo dumaan dito, nasa madaling araw pa Tigbawan. Diba? Kahit yung mga municipality dito sa Iloilo, mga progressive rin. Tsaka hilig kasi yung mga tao dito sa basketball mga kalas at saka sa football, soccer. Kaya halos na mga ano dito, may mga soccer field at saka may mga gymnasium talaga. Ayan, oh. Kape muna tayo dyan sa 7-11 mga kalas para magmuni-muni.
laki ng ano eh. Kasi ano, ano natin dito, memories. Palabas na tayo dito mga kalas sa Tigbawan. Hindi na tayo nakapagkape kasi nga grounded daw kasi yung wire nila. Nakakadismaya lang din no. Gusto ko sana katilaga sana magkape. So tingnan natin dito sa sunod na lungsod kung mayroong 7-11 din dito. Medyo matagal-tagal tayo makarating dun mga kalas sa ano na ito? Sa bahay, kasi nga panay lang yung tigil natin. Kailangan talaga natin tumigil at kumuha ng mga aerial shot mga kalas. Kasi sulitin talaga natin, ito nga sinadya natin na dapat umaga tayo makadaan dito. Tapos hindi pa tayo nagkuha ng aerial shot. So open lang hindi natin kinunan kasi nga medyo crowded kasi dun. Ginagawa pa yung kasada dito, buti naman. So, matatandaan ko pa, high school pa lang yata ako na gato na yung kasada eh. Ganun din dun sa antiki mga kalas. Kung hindi talaga nila trabaho yun, ako yung kasada na yun, parang yun pa yata ang pinakaunang siminto na kasada. Kasi nung dumaan tayo dun noong 2021, nako po, mga asfalto, mga siminto, napudpud na lahat. Parang naging rough road na yung asfalto at saka siminto. Hindi naman tayo mahirapan sa pagyay dito mga kalas kasi magkadikit-dikit lang yung mga lungsod dito, mga municipality. Wala namang city dito, puro mga municipality lang. Yan no, gimbal na yata ito na. Ay hindi pa, Tigbawan pa rin. Kulto ng aquafisheries eh. Kung gusto ko mga kalas mag-aaral ng aquafisheries no, parang dito yata yung school na yun eh. Buti nga 4 lanes dito no. Gimbal na nga yan mga kalas oh, ang ganda ng school nila oh, barko talaga. Di ba mga kalas oh? Wow. Yan mga kalas oh, kilid na tayo ng dagat oh. Ayan, kasi dito na tayo sa gimbal. Ang ganda dito. Wow. Wow. O di ba? Ang ganda talaga dito kapag dumaan ka dito mga kalas. Puka Garin Monument Park. Wow. Ang ganda mga kalas, meron talagang ano, gimbal, our little hometown. Ayun, ganda. Our little hometown, ano ba yung tawag dyan? Gimbal, our little hometown, the town of the rising sun and suns. Let's go! Talaga ng mga ano na dito mga kalaso,
ang design. Ito mga pader dito. So Gimbal National High School since 1946. Yan din, di ba mga kalaso, meron talaga silang ano, ubal at saka football field. May grandstand, di ba? Saka siyempre, dito tayo mga kalaro sa Gimbal Vanishing Mansion. Oh, sometimes you see, sometimes you don't. Sabi ko nga mga kalaro, dito tayo sa Vanishing Mansion dito sa Gimbal, no, which is na ano to dati sa na feature to dati sa MGS, no. Yung babae na to, no, nasabi na nawawala daw pero hindi naman talaga nawawala. No, sabi-sabi lang nila 'yun. Sobrang ganda talaga dito mga colors. Tsaka dito sa likod niyan, sa gilid lang niyan yung football field, no, at sa grandstand sa Gimbal National High School. Sabi ko nga kanina sa video, no, mahilig talaga yung mga taga-Iloilo sa football at saka sa basketball, kaya halos lahat ng mga municipality dito merong covered court. So yun mga kalas, no, sobrang ganda pala talaga ng ano dito mga kalas, ng Gimbal. Now soon, babalik tayo dito mga kalas, magbibiyahe, pabalik tayo dito sa Gimbal. Kasi nga, papuntahan natin yung Garin Farm ba yun? Basta yung parang ano dito, no, nadaanan natin yung kanina. Na parang, basta mayroong zoo kasi yung dati mga kalas, nung high school pa ako, nag field trip kami dun. Maganda talaga doon, kaya tinawag nga Garin Farm. So yan, no, sobrang ganda talaga ng plaza nila, lalo na sa aerial shot. Hindi ka talaga magsasawa pa, no, tingnan yung ano. Kasi parang nasa ano sa mga colors, yung sa Manulo na plaza, pero malaki lang yung plaza dito. Yung plaza doon sa Manulo sa Bukidnon, maliit lang kasi yun, eh. Parang wala pa nga yata 1/8 yun sa plaza diyan sa Gimbal. Ang laki kasi ng area dito, biro mo, no, meron talaga silang ano nga, meron talagang football field ang kanilang school, di ba? High school pala eh. Kahit sa amin mga kalas, yung school namin dati sa Visayas National High School sa Sibalom Antique, Barangay High School yung mga kalas, pero meron kaming ubal at saka football field. Kaya kapag mag-intrams kami, intramurals, meron talagang football, no? Tsaka track and field na laro. Wow! So ito mga kalaras yung ano nila, the town of the rising sun and suns, Gimbal. No, ang ganda ng tulay dito. Wow! Dati kasi mga kalaras, hala! Ang gara. Dati mga kasi mga kalas, ito yung tulay talaga dati na dinadaanan. Yan mga kalas, yung tulay na yan, yan talaga dati ang dinadaanan talaga ng lahat. So parang one way nga lang yan, eh. Tapos pinaganda nila, ginawang parang ano, pasyalan. Wow. Galing. Galing talaga ng ginawa ng ano, Gimbal. Ang ganda. Ang ganda talaga. Sige lang, makakabalik din tayo dito. Makapagpasyal talaga tayo dito na makafocus talaga. Oh, meron din silang Gimbal Riverside Park. Wow. Ang daming sargwilas dito mga colors, eh. Soon, mababalikan natin yung mga colors. Maniwala kayo. No? Huwag na muna nating lahatin ngayon kasi nga, wala tayong babalikan. Isa yan sa iba vlog natin, pagbalik natin dyan mga colors. Pati yung Riverside na yun. At saka yung plaza mismo, i-vlog talaga natin yun ng maayos. Ngayon kasi partly lang siya ng vlog natin na well, nabibiyahe tayo sa Iloilo Antique Road. Diba? Soon, yan talaga yung target natin na i-vlog lang. Focus tayo sa ganyan.
Dito pala yung daan papuntang Igbaras, Iloilo, 9.2 kilometers lang mula rito. Ang Igbaras. Mayroon kasi akong ano dyan mga kalaras, tiyahin yung kabataang kapatid ni nanay, no? Na minsan lang makakauwi doon sa amin sa Sibalom. Try natin yan puntahan dyan mga kalaras. Dyan pala yung daan papuntang ang Igbaras, ha? Ngayon alam ko na. Tapos 9.2 kilometers lang. Naku po. Hindi nga aabot yan ng 10 minutes yung takbo ng motor. Parang may agaw na yata eh, mga kalaras, yung next na municipality na madadaanan natin. So just stay tuned lang pa rin, no? Kung nakarating ka pa sa part na to ng video natin, please thumbs up, no? Kindly click the like button, no? And syempre shout out na rin sa iyo at shout out na rin sa lahat na magpapa shout out sa atin sa comment section, no? Ito sila. Woo! See you sa next municipality, no? Miag-aw. Dito mga kalas sa Gimba, sa Miag-aw, meron dito yung simbahan na pinakalumang simbahan, isa sa pinakalumang simbahan sa Pilipinas na still functioning, na talagang sinasambahan pa rin talaga, no, na sa panahon pa ng Kastila, no, yung simbahan na yun. Makikita na yan natin mamaya. Maganda rin pala yung Miag-aw na, no? So dito tayo mga kalas sa sentro ng Miag-aw, Isat University. Iloilo Science and Technology. Grabe, no? Ang lalaki ng mga university dito. Yan yung Isat. Hoy hoy hoy. So dito na tayo mga kalas sa sa Miag-aw. Hirap naman ang parking dyan. So ito mga kalas yung tatawa sa sinasabi kong simbahan mga kalas, oh. Wow. Yan mga kalas yung simbahan na sabi ko panahon pa ng Kastila yan. Dito tayo mga kalas sa harap ng pinakalumang o isa sa pinakalumang simbahan dito sa Iloilo, no, yung Miag-aw Church. So accordingly, no, may nakalagay dito mga kalas, puntahan natin kung ilang taon na ba yan dito. Miag-aw Church was constructed, began in 1787, so panahon talaga ng Kastila. So di ba mga kalas, this is one of the oldest church here in the Philippines, no, na makikita dito sa Miag-aw, Iloilo. And this is one of the UNESCO heritage na mga kalas, napabilang na to sa UNESCO, no. Isa sa apat na simbahang baroque sa Pilipinas na tinatala na itinala noong 1993 sa talaan ng panibigang pamanaan ng alinsunod sa 1972 UNESCO convention mga kalas. So, di ba? Isa sa apat lang na pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Overwhelming masyado, no, na first time ko mga kalas na napatigil dito at saka nakapasok dito mga kalas. Woo! So diretso na tayo mga kalas. Grabe. Iba talaga ang feeling ng mga kalas kapag makaano ka diyan, no. Grabe talaga. Biro mo 1787 'yan mga kalas, yung sa gilid niyan. Original talaga 'yan na panahon pa ng Kastila. Try natin yan mga kalas, babalik, no? Babalik tayo dyan para i-vlog yan. Kasada na yan ang simbahan kapag bumalik na tayo dito sa Iloilo.
So maliit lang ang kanilang plaza mga kalors, yan lang. And then diretso na tayo. Hindi talaga natin mapukusan yung yan, talaga lang i-contain natin kasi sabi mo nga yung pauwi yung kinakontain natin eh. Babalikan natin yan tsaka i-vlog soon. So yan mga kalors, dito tayo sa ano no, UP Visayas mga kalors. So sa kato yung mga ano dyan, diba? Yan ang entrance mga kalors ng UP Visayas. Wow. Universidad ng Pilipinas, Visayas. Hindi tayo makapasok dyan eh. Pero makikita natin yung oblation dyan sa labas. Dito yan sa Miagaw. So sa lahat ng mga ano dyan ng maraming taga Balinsya mga kalors, especially may ano ko nga eh no, kapitbahay dati nun sa Laligan no, na dito sa UP Visayas nag-aaral. So yan yung overpass na yan, yan yung mga dadaan na lang patawid dun sa kabila. Woo! This is it! Diba? Marami pa rin talaga kayong maano dito mga kalors. Tulad dyan o, sa gilid ng kasada isang dagat. O, diba? So sa Nuwakin, ilang kilometro? Walang nakalagay. So nasa 10 kilometers pala mga kalors sa Nuwakin. What? Ano ba naman ito? Birada. Ay, nasira pala ito mga colors. Yung tulay nila yan na ito. So, 10 kilometers pa. Woohoo! Station na mga colors. We'll see you sa San Joaquin. So dito na tayo mga kalor sa San Joaquin, Iloilo. So mga kalor, kahit sementeryo, makaluma yan mga kalor. Ayan o, makalumang sementeryo. Wow, dagat na naman. Meron din palang ano eh, 7-Eleven dito eh. So yan pala sa San Joaquin, malapit lang pala dito sa Corbada. So ito lang yung San Joaquin. Hindi na tayo magpapalipad ng drone kasi nagsisave tayo ng battery. Dadaan dyan kanan kaliwa, ibang klase ito. Iloilo Antique Road 2. Mga kalors sa Barangay Chulas sa lakop ng San Joaquin, Iloilo City. So mga kalors oh, dito muna tayo maghanap ng mga kain. Oh, restaurant. Saan kaya pwede magano dito? Din mga kalors sa cruising na yan,
papunta yan ng antique din. Pero dyan ka sa Coastal Road dadaan. Na-vlog na natin yung dati mga kalas nung umuwi tayo. Wala ko makainan dito. Yan mga kalas o. Diretso lang tayo mga kalas. Parang wala na mga kakainan dito eh. Ayan. Papuntang Aninii Antique yan mga kalas. Sa Coastal Road ka dadaan. Tulad nun no. Makita mo dyan no. Hilid ng dagat. O diba? So dito tayo. Papuntang Antique. So dito mga kalas. Bundok na to mga kalas. Malayo na to sa dagat. Oh, mula rito 32 km ang Antique sa Nusi 37. So nasa 52 km na yung tinakbo natin, 51 plus 11 kanina na hindi natin na-record, 62 km. Tama nga, nasa 100 nga mahigit. Parang mag-iaya rin tayo ng ano mga kalas, Valencia City to Cagayan de Oro. Ganyan, kalayo din yung ano, yung sa amin. Iloilo to Antique, particularly sa Sibalom mismo. And this is my first time for the ilang taon kaya? 20? Parang ganun? Or almost 20 years na nakadaan ulit tayo dito no? Na umaga kasi nung 2021 na umuwi tayo, gabi kasi dumaan tayo dito. So ngayon lang ulit natin makita yung view dito no? Wow, tingnan nyo mga kalas oh. Ang ganda. Wow. Ang problema lang nito si palagi na lang sira yung mga kalsada. So tingnan natin. Tsaka prone din to sa landslide. Tsaka nung bagyong Odette, isa rin to sa nasa salanta. Yung mga kahoy dito natumba rin. Ito mga kalas, so, mga pasalubong center oh. Mga bandi oh, bandi. Yan oh. Kapag galing ka sa Antique tapos pupunta ka ng Iloilo, dyan sila bumibili ng mga pasalubong nila. Ano ba yung tawag niyan? Basta mani yan mga kalas, bandi ang tawag yan sa Karaya eh. Ewan ko ba ano sa Tagalog yan? Coconut brittle? Ah, coconut. Kana, peanut brittle pala, coconut. Walang iya ka talaga, Travellar. Oh man. Kianan Bridge. Grabe. Yan mga kalas oh. Hili ka sa Banging Pangking. Ay, dire sa Iloilo, Bangking gapon eh. Yan oh. Akala ko talaga dati ito lang talaga yung pinakamalupit na mga kurbada sa buong Pilipinas. Mas grabe yung mga kurbada sa Bukidnon. Pero mas ano dito mga kalas, mas matindi dito tsaka nakakatakot kasi ang daming mga truck, mga sasakyan dito yung tumalon dyan no, sa bundok na nahulog dyan. Kasi mas grabe pa yung kurbada doon sa overview eh compare dito. Pero malaki kasi yung kalsada doon, 4 lanes. Dito kasi 2 lanes lang kasi, kaya prone talaga sa ano. Hikog ako! Ganyan. Dito mga kalas oh. Panay yung may naksidente dito. No, tumatalon dyan. Oh, tingnan mo naman kung saan sa galing. Oh, di ba? Kapag alanganin, wala ka na. Doon ka na diretso. Ayan. Doon ang panay yung may mga aksidente doon. Pero di ba, hindi naman talaga masyadong kurbada. Welcome to Barangay Lupis Vito. Sakop yan ng San Joaquin. Mukhang uulan na yata rito ah. Hindi ka basta-basta maka-overtake dito kasi sa liit ng kasada, tapos ano pa, kurbada pa. Yun no. Kaya naka ano yan eh, naka double solid line.
ng kalsada. Yun lang, pastilan, sirang-sira na. Escalantera, sako pa rin ito sa sunokin. Escalantera. Of course, drive defensively. Yan lang yung mga buhangin ito eh, no? Grabe, parang iba kasi dito mga kalars. Doon sa Bukidnon, yung mga kurbada doon, magkalayo-layo. Dito kasi parang nasa circuit kasi tayo, no? Kaliwaan lang, no? Yan, no? Pagkatapos mo sa kanan, kaliwa na naman. Kaya dito lumabas yung filosofong, ano eh, tanong kung ilang liko ba yung Antique Iloilo Road. Dalawa lang daw. Kaliwat kanan lang. Biro mo ba? Pagka ganun mo, pagka leaning mo ng ganun, banking tawag sa iba nito eh. Pagka leaning mo ng ganun, kanan na naman, kaliwa, kanan ulit, di ba? Uwa, pistula, overtake naman oy ah. Wala sa da. Nakatakot yung kasada rito eh. Highway boundary. Yun, nakita rin sa wakas. Welcome to Antique. Dito muna ako. Yan no. Hey, nakadaan din tayo dito. Welcome to Antique Binirayan Country. So mga colors no, dito na tayo sa boundary ng Antique, no. Tumanda lang tayo ng ganito. Ngayon pa lang tayo nakapa-picture dito or nakakuha ng picture dito sa boundary na to, no. So yan, makikita na natin dun yung mga colors, yung ano na ng dagat, no, tsaka ng mga bundok. Antique, where mountain meet the sea. So yan, muuligid ako sa Antique. Yung problema lang, nasira ang talaga yung ano natin, sapatos. Hindi na tayo makaano nito mga kalas, makapigil. Fabrika Hamtik Antique. Sakop na to ng Hamtik. Itong first barangay ng Antique, no? From the boundary itself, sakop ng Hamtik. Malaki din kasi yung barangay ng ano, yung municipality ng Hamtik, you know?
Welcome to Antique Jollibee. Wow. Hindi ka pwede mag-banking dito. Puro ano eh, no? Nasira na yung sapatos natin, mga kalas. Gawa nung... Oh my God. Grabe. Ano to? Kalsada ba to? Ito na nga yung sinasabi ko, mga kalas, eh, no? Parang ito pa yata yung pinaka-original siya, simento dati. Huh? Wala na. Surprisingly, ganito na yung kalsada pala dito. Parang bumalik tayo sa nakaraan, ah. Siguro dati, nung hindi pa uso construction, panahon pa na nilalakad pa yung mga ano, naglalakad na yung tao, pwede ito. No? Grabe. As in? Wala bang budget ng ganito? Alam ko meron eh. National budget. Walang hiya yan. You know what, mga kalas, madadaanan mo to kapag pupunta ka ng Boracay. So is it okay with you to... Oh my God, travel this kind of road? Really? In a way, meron namang ibang route na ruta. Yung sinasabi ko nina doon sa Tulas, nadadaan ka sa Coastal Road, maganda ang kalsada ron. Walang question, maganda talaga ang kalsada ron. Grabe. Wala na. Kasama na talaga to sa vlog natin, mga kalas. Oh my God. As in, to be honest, sa dami-daming napuntahan kong lugar, no, dito lang talaga ako nakadaan ng ano, you know, naghalo yung lupa at saka yung asfalto, nung saan parang yan pa yata yung pinakaunang ano, di ba? Yan, no, talim na nito sa gulong, sirang-sira na. Tama nga talaga yung nakikita ko sa Facebook. Tama nga yung nakikita ko sa Facebook. Antique, the province of Lubak-Lubak Road. Walang hiya. Totoo nga yun. Sorry, pero wala eh. Motorista ako eh. Tsaka taxpayer din. Di ba? So meaning, lahat ng siguro kahit kalsada man lang, no, magamit natin ng maayos. Wala na akong masabi. Baka kasi masita na ako nito. Pero it is an eye-opener, no, minsan sa ating gobyerno. Diba, minsan kasi tsaka pa lang nila aksyonan kapag wala na. Pero ang alam ko siguro marami na aksidente na dito, no? Yung mga sasakyan na nasisira na dito. Kawawa talaga yung mga taga rito. Eh ako, pangalawang beses ko palang dumaan dito eh, na nakamotor. Akala ko natrabaho na to eh. Siguro sa mga panay lang yung daan dito, it is ordinary for them. Pero sa akin kasi nanibago kasi ako eh. Sorry ah, nanibago talaga ako sa kasada na to. Pambihira talaga. DPWH o Bantike. Bumabalik tayo dun sa ano eh, no?
para bumabalik tayo sa nakaraan eh, yung kasada natin, yung naglalakad lang yung tao. Wow, may siminto. Wow, ginagawa naman pala. Tingnan natin kung gaano to kahaba yung ginagawa dito. Ginagawa nga. Mahaba-haba na ba to? Langya yan. Ay, nako. Wala na, yun lang. Nako po. Ah, baka meron dito. Ano ba naman? Dito nga pala, simentado na. Welcome to Hamtik Antique. Hamtik means mga ano yan mga kalas, antique na langgam. Ha, hantik pala, hantik. Basta antique, hantik, parang ganyan. Basta langgam yung mga kalas, yung pinagmulan ng pangalan ng ano, Hamtik Antique. My God, ito lang pala yung siminto. Mm-hmm. Putol talaga yung kalsada. Nakakasawa na magsalita rito. Alam mo ba yun? Yung palagi mong dinadaanan tapos wala ka na lang masabi kasi nga no choice ka. Taxpayer ka lang. Dito na tayo mga kalas sa Ginsang-an, Hamtik Antique. Bakit sinasabing Ginsang-an? Kasi sanga mga kalas, no? Yung sinangahan, sinangahan. Kaya kita mag-Ginsang-an kasi sinangahan. Ginsinangahan. Kung saan sila nagsanga yan, no? Di ba? Triangle nga yan ang ano dyan eh. Kasi nga, nagsanga kasi. So kung saan nagsanga, yun yung tinatawag na Ginsang-an. O, di ba? So dito na, maganda na dito. Yun lang talaga sa bundok mga kalas, yung kawawa talagang ano dun, kalsada. O, di ba? Oh. Ha, antike, sa gilid ng dagat. Bilisan na natin mga kalas kasi nasa alas 11 na. Hindi na tayo nito makapaglipad ng drone. Sunod na, nabiyahe na natin. Tsaka natin i-picture yung ibang part ng antike. Yan o, gintas na. Gintas na yan dito mga kalas. Dito yung cruising, papasok dun sa lugar ng kapatid ng lula ko. Lugar ng mga tiyuin at saka tiyain ko. Dito mga kalas, isa rin yan sa pupuntahan natin dito. One of these days, relax lang. Mahaba pa yung panahon mga kalas. Almost 1 month tayo dito eh. Dito mga kalas, so yung crossing sa kanila, papunta rin sa Gintas. Papunta yun dun sa, ewan ko ba kung annex pa rin ng university na o bantiki yung aka. Basta agricultural school yun eh, ang aka. Antique College of Agriculture. Yan. Yan ang tama. Antique College of Agriculture. Pero parang na
naging ano yung kasi dati, naging annex ng UA, Cebu City of Antique, baka ganun pa rin, no? Affiliated pa rin sila. Barangay Kalala, Hantik. So we are approaching, no, sa pinakasentro talaga ng Hantik, yung municipality of Hantik. Hindi na ako dadaan dito talaga na ano, kasi nandun yata sa bahay yung kapatid ko, dito kasi sila nakapag-asawa sa Hantik. Diba series dito, series. Galing ng ano dito, transportation, no? Tricycle. Yeah. Yan talaga yung sasakyan namin dati, nag-aaral kami hanggang ngayon. Pumalingki ka, yan. Yan talaga pinakamin, ano, sa Valencia kasi, Rila. Rila. Pagdating mo naman sa Pagadian, grabe naman tricycle na doon. Para malaglag ka sa, ano. Hindi pala talaga tinapos yung tulay na to. Ano ba to? Natrabaho na ba to? Okay. Welcome na po sa poblasyon Hantik Antique. Sayang, no, palipad sana tayo ng drone, pero next time na makapalipad din tayo dito. So yun talaga mga kalaso, yung ano, tingnan niyo mga kalaso, may langgam sa taas. Yan ang munisipyo talaga nila. Mineral pool yun. Sira na yung sapatos natin, eh. So 5 kilometers away from here, San Jose na mga klas. Ganyan nakalayo mga klas ang distansya ng isang lungsod sa isa, no? 5 kilometers, isang lungsod na naman. Yung San Jose, yan yung kabisira mga klas ng Antique, or capital ng Antique, yung San Jose. So nakita ko sa inyo kung gaano siya ka-progressive, no? Malamang baka malapit na to maging city na rin, no, yung San Jose. Ito yung kabisira, eh, ng Antique, yung capital. Dito mga klas, maraming mga bangus. Yan, no, mga pispan ng bangus. Dito ako naka-experience na manghuli ng similya ng bangus. Dito sa Antique. Ano, malaking ano? Fish pond. Ano mga kalaso, yan nilagyan na lang bangus, o di kaya yung mga ibang isda. Isa to sa pupuntahan natin soon, yan yung kainan na yan. Dito na tayo sa ano nga ulit yan dito, Malandog, no, Malandog. Dito mga kalaro sa history, ang mga sampung dato ng from Borneo, dito sila mga kalaro sa Malandog na ano nun. So, dito sa part ng Antique, no, dito sila sa Malandog na tawag nito, yung nagano ba, yung bangka nila. O, diba? Kaya kapag parang festival ng Malandog, pinoportray nila o dinadrama nila yung kung paano dumating yung mga Borneans na mga dato na nakarating dyan. See, maganda na yun talaga yung kasada dito. Okay, ito na yung San Jose. San Jose Antique.
Grabe nung development dito mga kalos. Meron na palang City Hardware dito. Tapos meron din silang Robinson, no, malalaking mall. Yan. Oh, tricycle, ang ganda ng mga tricycle na rito. Tapos ano yan, AMC Hospital ba yan? Antiki Medical Center nga, no. Yun. Ewan ko ba kung okay na yung ano mga dito mga kalas, yung Gaisano. Last 2 years ako nasunog yung Gaisano dito mga kalas. Kawawa talaga yung Gaisano. Bago pa yun. Yun no, makikita na natin dyan no. Kakatayo pa lang no ng school na yun, nasunog. Anong school? Ah, St. Anthony's College. Yan no, isa rin yung sa mga pinakamatagal ng mga school dito sa Antique. Private school, St. Anthony's College. Parang sa atin din dun, San Agustin Institute of Technology. Ito no mga kalaso, yung Gaisano, hindi nga talaga naayos na mula nung masunog. Mga 2 years ago or almost 3 years ago, yan no. Gaisano Grand Antique. Diba? So nakita na ninyo yung bayan ko. Yung probinsya ko pala, bayan ko. Diba progressive na talaga yung San Jose. Ganda na nga rito mga kalaso sa WB Javier Freedom Park. Yan no. Tsaka Capitol. Ito yung old Capitol, oh. Di ba? Try nga natin dito talaga dadaan sa ano mga kalas. Ito kasi hindi pa dati yan dinadaan masyado, no. Ito kasi pinaka main talaga na road talaga kung gusto mo talaga baybayin yung ano. Wow. Ano, Antique Provincial Capitol. Po, ang kasada na to mga kalas. Grabe na to. Nagsilabasan na yung mga bato sa asfalto. Mula na nagkaisip ako, kasada na to eh. Ito na yung kasada. Asfalto na to. Kunti lang. Diba straight na to mga kalas, papunta dun sa Sibalom. Papunta dun sa amin. Sarap sana to kuha na ng aerial shot pero sige lang soon. Kaso lang may airport na kasi dito mga kalas, yung maliit na airport para mga ano lang yata, mga private jet lang yung pwede makadaan dito o makalanding. Tagal na airport na yan, parang nagiging controversy na rin. So yan mga kalas, kung dyan ka sa kaliwa dadaan, yan no, papunta yun ang Dalipi doon sa mga terminal. Papunta yun sa mga terminal ng lahat ng sasakyan pa any point of Antique hanggang Iloilo, Capiz, Aklan. Ah, pag gusto ka, imuha tanan. Yan, yan mapunta lang. Ang laki ng unitop pa. Ah. Unitop Antique. Doon yung mga terminal mga kalas. Kung gusto nyo pumunta ng Boracay, pwede kayo mag-rent doon ng mga van. No, ganun lang. Dito yung ano mga kalas, no, yung Antique National School. Dito dati nag-aaral yung mama ni sino tawag nito? Daniel Padilla. Naging estudyante siya dyan dati. No, ano yung pangalan ng mama ni Daniel Padilla? Antique Provincial Hospital. Ito yung hospital nila, no?
Ito lang yung malaki-laking ospital dito, mga kalas, antiki. Kaya panay busy yan dyan. So parang mura dito, mga kalas, sa San Jose, nasa ano lang 7 to 10 kilometers lang. Makakarating na tayo sa Sibalom. So, hindi na tayo magtagal. Malaki pa ito, sakop ng San Jose, pero siyempre hindi natin pwede isahin lang, no, na video lahat. Excited na ako, malapit na tayo. Malapit na, malapit na. Yung ano yun, tumalon yung truck na sinasakyan namin dati nang sa construction pa ako. Okay na pala dito, no? Kasi turuling sa yung kasada dito banda, oh. Accident prone area rin kasi itong kasada na ito, eh. Ang dami talaga accident na nangyari ito dati. Ako mismo naka-witness. So, pa Sibalom papunta yung sa amin. Ito na tayo sa Barangay Udyong. Malapit na tayo, mga kalars, no? Sa lahat kasi ng mga municipality ng Antique, parang tatlo o apat lang yata yung parang part is bundok, no? Lahat na sa dagat na, no? So pag doon sa amin, papunta doon sa street, papunta yung sa bundok. Dito yung ibang mga municipality, mga kalars, so sa gilid talaga ng dagat, tulad yung kanay nga doon sa ano, Ginsangan, tapos Tobias Turner, tsaka sa Aninii, gilid ng dagat. So ito, mga kalas, yung cruising, oh. Tawag dito cruising Aldea. So pa kaliwa ka papuntang Bilison, yan, mga kalas, yung daanan papuntang Boracay. Yan, papuntang Aklan yan, o, diba? Dito yung round ball nila, no? Maganda na talaga yung round ball nila, no? Kaya papunta doon, mga kalas, yung welcome to Sibalom. Papunta doon yung paburakay, mga kalas. And kung may budget lang tayo, mga kalas, itry talaga natin dahil magbiyahe papuntang Aklan. Sa ngayon kasi hindi pa talaga ako makapagsabi, makapagsalita, kasi nga wala kasi nga akong budget. Naghihintay pa ako ng sahod dito sa social media. Yan, oh. Nakita mo to yung mga maugani na to, mga kalas. Ang liliit pa yung dati nung nagbabantay ako ng baka namin dito, nagpapastol ako ng baka namin dito. Dito na area na to, no? Alam mo ba yung nilalagyan pa ng tree guard? Kasi sa sobrang liit pa, yung katatanim lang. Ganun. Pero ngayon, no, tingnan nyo naman, ang lalaki na, no? So yung iba nito parang nasa ano na,
almost 30 years na. Or 20 na higit lang, mga ganyan. Kasi eh, nasa high school na ako nun eh. Palagay natin 20 mahigit. Pero bakit hindi lumaki yung iba? Oh, mayroong coliseum din dito. Mahilig kasi mga tao dito, mga kalas, sa sugal, sa manok, sabong. Maraming coliseum dito, mga kalas. Yung sabungan. Kasi grabe yung addict ng tao dito sa sabong. Bahay ito ng classmate ko dati, Hiligaw. Ay, iba na pala ngayon, study center na siya. Hala, ano yun? Right Technical College? Oh? Pinapastulan ko lang dati ng baka yan dyan. Nung may baka pa ako. Ano, meron palang ano dito, motor shop. Ang dami din pala nag-aaral doon, mga college, no? Computer yata yung mga course dyan eh. hindi ko na alam, mga kalas, kung ano yung nafe-feel ko, no? Yung parang na-excite, na kinakabahan, na kung ano na lang. So, dyan ang daan papunta dun sa isang lungsod dito, mga kalas, sa bundok, San Remio. Tingnan nyo naman, mga kalas, yung plaza namin, no? Diba? Dati, walang-wala lang yan, open. Kinapasulan ko pa nga ng baka yan dyan. Ngayon, talaga may bakod na talaga, no? Tapos, may ano siya. Pwede ka mag-jogging dyan every morning. Wow. Laki na pala talaga ng plaza. Hala, pinalaki na pala talaga nilang anong ng Rizal, no? Ito yung simbahan, mga kalas, ng Santa Rita. And ito yung munisipyo namin, Sibalom Municipal Hall. Ang galing. What? Anong no entry? Yon. Malapit na. Ilang metro na lang, bahay na. Dito yung mga bahay ng mga barkada ko dati, mga kalas, dito. Ayati, gataksi. Pagkita ang mga amaw. Dito mo sila nga lahat. Yun, nandito na nga. So yan, mga kalaso, yung nanay ko tsaka yung kapatid ko. Yun, no? Yun. So dito na talaga tayo, mga kalas, sa bahay. Makita nyo dito, no? Cute ang bahay namin. Tsaka, uy, may pumilo. May content na tayo na ito. Ito yung kapatid ko, mga kalas, na from Jordan, no? Tsaka second to the last, ito naman yung kapatid ko from Kuwait, no? Karating lang yan, no? 16 years, no? 16 years na hindi kami nakita-kita, mga kalas. Yung last nakita namin nung namatay ang father ko, yun. Ako so, 7 years kay Toto. So, siguro hanggang dito lang siguro, mga kalas, yung ano natin, yung mga next na video natin, iba na yung content na nun, no? So, pakita ko lang sa inyo yung ano, yung daan papunta rito sa Antique, no? Ito yung bahay. No, mag house tour naman tayo. Tsaka ang daming bunga ng mangga, mga kalas, so. Yan. So hanggang dito lang siguro, mga kalas, all the way from Sibalom, Antique, dito sa bahay namin, no, sa ano, sa Antique. This is Travellar saying, live your passion, keep safe and God bless. Bye-bye.